Mga ka-viewers, nagbabalik na naman tayo sa unboxing natin. So yun mga ka-viewers, dumating na rin yung order ko sa Shopee. So matagal na po itong in-order ko, so ngayon lang po siya dumating. So noong December 15 ko pa siya in-order, so ngayon po lang siya dumating dahil nga po na-delay sila dahil nga sa Christmas. So yun mga ka-viewers, tingnan natin na naman ito. So excited na ako, kayo ba? Excited na ako. So dahil po, ito na po yung order ko. So, ano ko din siya, no? Medyo mabigat din. So yung mga ka-viewers, ito po ay in-order ko ay camera, Aiken 4K HD camera, Aiken H9R. So yun. So yung mga ka-viewers, titingnan natin ito naman na ito at re-reviewin natin kung gaano siya kaganda. So na-review ko na po siya. Nanguna siya sa mga website, mga online. So tingnan, okay naman siya, the best. So ngayon in-order ko siya. So ngayon mas okay yung actual natin ito reviewin, di ba? So okay, buksan na po natin siya. Tignan natin siya naman. Ito na ang ating camera na Aiken H9R. So meron po siyang libreng SD card. So ito na, tingnan natin ang look. So tingnan natin. Wow, look. At meron din po siyang libreng plus one battery. So wow, ang bigat ng battery na ito, ha. And then charger. Yan, may charger siya. So dual po yung charger niya po mga ka-viewers, kasi hindi siya mag-charge ng dalawa. So yan, palagay ko siya dyan. And then ito yung SD card, 32 GB. So yan, libre po yan. And then the last is camera. Review natin po. Wow, balik na balik siya. Puno-puno siya ng balik, ha. Wow, look. Ganyo. So open na natin siya. So layo lang natin konti ng camera. So yan. Yan doon. Wow. Ayos, oh, meron siyang dalawang lagayan sa camera at sa mga accessories niya. So ito po yung camera. Unahin muna natin yung mga accessories niya. So lalabas lang natin itong maliit na kahon. Oops. Meron siyang manual, guide manual. Then meron din siyang cable. Yan. At mga accessories niya. Ito naman yung bike stand. At saka ito, marami siyang mga accessories. Same lang po ito. Then mga holder po ito, mga switch holder po. Meron din siyang bandage. Yung ito po yung nilalagay sa ating mga hand. So yun po, kung gusto niyo po ilagay yung camera sa ating kamay. And then ito po ay dinidikit sa ating helmet. So ito po yung sinasaksak dito para yung camera natin ikakabit natin dito. Meron siyang USB cord, hindi siya type C. So ito yung locker niya, mga lock. So hindi siya ganun karami mga viewers yung mga accessories. At saka ito naman yung frame niya.
Dalawa po talaga yung ano niya, yung pang helmet niya. And then ito po yung pang cover sa kanyang waterproof case. Additional. And then holder. So yun lang po yung ano niya, yung laman niya sa mga maliit na box na to. So ngayon naman po ay itetest naman po natin to yung camera. Tingnan natin yung camera. Check natin to dahil ito ang importante sa lahat ng camera. Wow! Tingnan natin. Tigas na tagalin, ha? So, yun! Nakikita nyo naman yung camera natin. Ay, nakabalot po siya sa ating waterproof case. So, ayan. Meron po siyang remote dito. Ito po. So, kasama po siya dito. Dito po siya nakalagay. Ito yung remote. Bali po pala ang purpose po wala nito. Sa remote po pala ito, kamali ako. So, ilalagay po rin natin siya yung remote dito, tapos lalagay po natin siya sa ating mic. Dahil ang nakalagay po rito sa remote, camera and video camera. So, kung just in, siguro, ito po ay pinipindot lamang kapag kunyari kumukuha kayo, mag-shot kayo ng picture or naka-selfie stick kayo, din syempre, dito niya lang po pipindutin para makakuha kayo ng take a photo, diba? Then, ito naman, kung sakaling magbibideo kayo, tapos nasa helmet nyo, or sa sun parts sa ulo nyo, sa helmet nyo, to i-play nyo sun parts na area ang gusto nyo i-play, ang videos, click nyo lang po ito, and then kung part na sa time na hindi nyo na kailangan na videoan yung lugar, so, click nyo lang ito, magpo-post na po siya, automatic save na po. So, yun po ang purpose ng remote to. So, hindi po ito waterproof. Okay? So, dito na po tayo sa camera natin. Bubuksan na po natin siya. Oh! Ibang-iba siya sa lock niya. Okay. Wow! Ibang-iba siya sa ordinary camera kasi ito mabigat. This is the real. Talagang maganda, magandang klase. Ito yung local kong camera. So, yan. So, yung mga viewers. So, ito yung Iken. Ito po yung local camera. So, sinabi ko yung local kasi medyo mumuray lang po kasi talaga siya. So, binili ko lang siya. Tinis ko lang po siya. So, i-compare natin sa dalawa. So, alam niyo naman mag-compare mas advantage, di ba? So, yun yung napakagaan ito. Kahit sabi mo may naka-frame siya. Tingin nyo, naka-frame siya, di ba? Pero ang gaan. Pero dahil lang dito sa isa, napakabigat. Mabigat siya. Unless na lang kung lalagay mo ng frame to, di ba? Medyo mas mabigat siya. Pero, test natin yung video quality nito. And then, tingnan natin kung gaano kaganda, di ba? So, yung power. Power mode and then set setting mode and then ito naman yung light niya. Meron siyang sinasapaka na SD card and meron din siya dito naman sinasaksak yung charging. Meron din siyang HDMI. So, yun po. Dito po yung microphone niya. And then, ito yung button up, button down, speaker. So, yun. And then, ito na po yung kanyang LCD. So, bale, ano lang to yung 20 centimeter. So, yun. So, yung mga ka-viewers, testing natin siya kung
At meron din siyang wifi. So pwede natin siya i-connect sa ating cellphone. Doon tayo mag-record. So yun po, wifi po siya. And then ano siya, 4K HD, Ultra HD po. Tapos meron siyang 20 megapixel. Yun po yung capacity ng kanyang camera. And then waterproof, 30 meters po yung kaya niya. And then let's try to test the camera. Let's start on. So I think meron na tong battery sa loob kasi check natin kung meron ba siyang sariling battery. So yan po, meron po siyang sariling battery. Ayan. So meron po kong extra battery. Pinakita ko sa inyo. So let's start the on. Power mode button on. Okay, need ng SD card. Malagay po. So, tatanggalin ko lang po itong ating free SD card. Okay, so ito na po yung SD card natin. So mga ka-viewers, ito na po yung SD card natin. Sasaksak na natin dito sa ating camera. So yan. So i-on lang po natin ulit. So nag-light po siya. Yan, okay na po. So yun, kung makikita nyo, maganda po ang quality ng camera. So naka video po kasi tayo, kaya papakita ko na lang sa inyo at test ko na lang sa inyo. First, ito na po yung mga settings ng ating camera. Yan. So mga settings po ito, dito natin malalaman kung ano po yung nilalaman ng ating camera. So ito po ang video resolution. So yan, may 4K po siya, 2.7K 30, and then meron tayong 180 pixel. So dito na lang po ako sa 180 pixel, 60, just click, and then punta tayo sa looping, on, timelapse. Yan, so mga timelapse kung gusto nyo mag timelapse. So hindi na po yan natin priority kaya expose, depende sa inyo kung anong klaseng exposure gusto nyo. Positive, active, ikaw kayo na pong bahala kung anong gusto nyo adjust. So hindi ko na po papakilamay yan. And then meron siyang photo resolution. Yan, 20 megapixel wide, 16 megapixel wide, 12 megapixel wide, 18 megapixel wide. So yun, so kayo na pong bahala kung anong resolution kung sakaling mag-asya. Force photo, on, photo, okay, time lapse again, and then continue, lapse, power frequency. So ito po, i-setting ko na lang po siya sa auto. So, okay, language, so okay na yung language ko. So tingnan natin kung ano yung mga language yan dito. Mga English, Italy, and Espanyol. So marami pong lingwahe dito. So yun, marami yung mga lingwahe. So dito lang po tayo sa English. Date, so importante yung date. So adjust po natin ang date. Ulit. So 12 28 and then 20. Okay.
So, sounds indicator. Shutter on. Start. So, yan. Meron po siya. So, volume. Ito po yung mga nilalaman na settings. Ano pa ba? Upside down. Yes. So, pwede pala siyang baliktarin pala. Yung pala yung sabihin niya. Screensaver. So, I think ayoko na mag-screensaver. Off na lang natin yun. And then, power saver. 5 minutes. And then, format. Tingnan natin ng version. Aiken HD9 version 8.1. So, yun. So, good. So, yun po yung settings niya, mga ka-viewers. Hindi po siya touchscreen, ha. So, okay, mga ka-viewers. So, itatry na natin tong camera. Tingnan natin kung gaano kaganda at kalinaw ang camera natin na HD camera. So, so yung mga ka-viewers, kaya naman musta kung okay ba yung the test yung camera. So kung mas-test nyo, or yung boses ko, importante yung boses kung malakas ba ang boses sa camera. So, yun ang may ibabalot sa inyo kasi nga. Parehas lang naman tayo, mga first time lang tayo sa mga ganitong klase mga camera. So na dinidiscover pa natin kung ano yung maganda, sulit, at the best na camera para sa ating pag-vlog. So yung mga ka-viewers, so marami po tayong gusto na bilhin na paborito nating camera, pero hindi naman natin mapili, diba nga, dahil na ang budget ay sapat lang. So yun, mga ka-viewers, reviewin natin yung voice. Sa tingin nyo, okay yun ba yung voice? Mahina ba? Malakas? So yung camera, malinaw ba para sa inyo? Ayan. So yung mga viewers, so yun lang po yung magbabago sa inyo. Back na tayo. So yung mga viewers, nakita nyo natin, na-test na natin yung camera na Aiken H9R. So the best siya para sa akin, mas malinaw. Maganda yung quality ng camera niya, sulit na sulit. Murang-mura, the best siya, mga viewers. So pwede siya pang vlog, kahit saan dadali nyo, okay siya. Meron siyang HD, mas magandang quality niya talaga. Yung mga ka-viewers, so yun lang yung may papayo ko sa inyo. Murang halaga lang, kaya sa budget. Thank you, mga ka-viewers. Salamat sa inyo pagtanaw. Pabush.